Good afternoon. Maylene ako si Princess. Saka mga kaibigan ko, si Anna at saka si John. Bumibisita lang kami kasi bumisita ka rin sa amin nung nakaraang linggo. Wow. Hi, Maylene. Nakilala na tayo na linggo, di ba? Ikaw yung nasa choir. Uli ka, pasok kayo. Maylene, ikaw yung balita kong mahilig din sa musika. Oo, kasali din ako sa choir sa simbahan namin. Pero noon pa yun sa Davao. Upo muna kayo. Maylene, active ka pala sa simbahan nyo? Oo, tsaka hindi lang ako, pati buong pamilya ko active. At talaga, buti naman napadaan ka sa simbahan namin. Eh, malapit lang kasi, nalalakad ko lang. So, anong observation? Nagustuhan mo ba yung service namin? Medyo kakaiba siya sa nakasanayan ko na. Talaga? Paano? Una, parang dami-dami yung kanta, tsaka totoong banda yung tumutugtog. Pero okay yun, nagustuhan ko yun. Kaya lang parang medyo matagal ng konti. Hmm. Tapos ang parang ingay-ingay dun sa simbahan. Dami-daming bata, pamilya, ganon. Pero ang pinaka nagustuhan ko, parang ang saya-saya nyo. Ang saya-saya ng mga tao. Tsaka ang sarap-sarap yung magdasal. Parang hindi kayo nahihiya. Yun, parang iba lang yung atmosphere. Nakakatuwa naman yung observation mo, pero alam mo ba kung bakit parang ang saya-saya ng mga tao sa simbahan namin? Hindi ko sigurado eh. Alam mo, marami na rin nakapagsabi sa akin na meron silang napapansin na medyo parang kakaiba sa aming simbahan. Napapansin na na katulad ng napansin mo, yung tungkol sa tugtugan, at saka medyo iba rin daw yung may nakikita silang iba sa mukha, at saka sa kilos ng mga tao. Parang ang saya-saya daw talaga nila. Pero ang lihim nung kakaibang yon, ay simple lang naman talaga kung talagang tititigan mo ng malapitan. Alam ba sabi sa Bible na si Jesus Cristo pumunta rito sa lupa para bigyan tayo ng buhay at ng kasaganaan. Pero maraming taong hindi nakakaalam na kahit yung mga taong simba ng simba, kahit mula ng bata pa sila, ni hindi nga nila alam kung anong mangyayari sa kanila kung sakaling bawian sila ng buhay. May mga gusto sila, pero hindi sila sigurado kung ano nga ba yun. Parang ako dati, noon parang pakiramdam ko, parang walang direksyon yung buhay ko. Ang dami kong gusto, pero yung mga pangarap na yon, nakamtan ko naman kaagad. Kaya lang problema ko, nakuha ko na lahat ng mga pangarap ko, pero parang hindi pa rin ako masaya. Meron akong hinahanap na hindi ko malaman kung ano yon. Pero nung dumating yung pagkakataon na nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan, nag-iba, doon nagsimula mag-iba yung buhay ko. Unti-unti nakita ko na kung anong tamang direksyon ng buhay ko, na parang yung mga pangarap ko medyo nag-iba na, hindi na pansarili. Mas lumawak ang pag-iisip ko, at saka nagkaroon ako nung yung sinasabi kong hinahanap ko, nakamtan ko na kung ano nga ba talaga yun. At ang pinakamabuti pa niyan, ngayon, ano't ano man ang mangyari sa akin, kahit mamatay na ako ngayon, hindi na ako magising bukas, hindi na ako natatakot na mamatay kasi alam ko kung saan ako pupunta. Sigurado na ako na pupunta ako sa langit. Kayo dyan, Anna, meron din ba kayo ng ganitong katiyakan? Oo. Oo, syempre. Maylene, pwede ba akong magtanong? Dumating na ba sa buhay mo na natiyak mo na kung mamamatay ka, ay alam mong pupunta ka sa langit? Eh, di ba, wala naman nakakaalam nun? Diyos lang ang nakakaalam nun, di ba? Sa loob ng maraming taon, hindi ko rin to alam, pero natuklasan kong posible palang matiyak natin ito. Nadiskubre ko pa ngang ito ang dahilan kung bakit isinulat ang Biblia. Sinasabi ng kasulatan, isinulat ko to sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Maari ko bang ibahagi sa'yo kung paano ko natuklasan ang buhay na walang hanggan? At kung paano mo rin malalaman ang tungkol dito? Sige, kasiyahan kong gawin ito. Pero bago yon, pwede ba akong magtanong ulit? Halimbawang, mamatay ka ngayon. Huwag naman sana, no? At sa pagharap mo sa Diyos, tanungin ka niya, bakit kita dapat papasukin sa aking langit? Eh, nagsisimba naman ako linggo-linggo. Hindi naman ako gumagawa ng kasalanan. Tsaka, hindi naman ako nag-agrabyado ng kapwa kong tao. Di ba, okay na yun? Hayaan mo tiyakin ko kung naiintindihan ko kung ano sasabihin mo sa Diyos.
sasabihin mo na total, linggo-linggo naman nagsisimba ka at mabait kang tao at saka hindi ka naman nagkakasala at saka hindi ka nang aargabyado ng ibang tao. Tama ba yun nga bang sasabihin mo? Maylene, nang magsimula tayong mag-usap, naisip ko na meron akong magandang balitang ibabahagi sa'yo. Pero ngayong narinig ko ang iyong sagot sa tanong na ito, alam kong meron nga akong pinakamagandang balita sa lahat ng balitang narinig mo. Talaga? Ano yun? Sa malaking bahagi ng aking buhay, nag-isip akong tulad mo na parang para makapunta sa langit, kailangan kong magsimba linggo-linggo, na hindi magkasala, na hindi mag-agrabyado ng tao, na magpakabait. Pagkatapos, may nagbahagi sa akin ng pinakamagandang balitang narinig ko sa buong buhay ko. Natuklasan ko na ang langit ay isang kaloob na walang bayad. Sinasabi ng Biblia, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan dahil ito ay isang kaloob o regalo. Eh, hindi natin to makakamit sa pamamagitan ng sariling pagsisikap at hindi tayo karapat-dapat tumanggap nito. Sinasabi sa Biblia, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Walang sapat na sariling pagsisikap, mabubuting gawa o gawaing pangrelihiyon ang makapagbibigay sa atin ng lugar sa langit. Dahil ang buhay na walang hanggan, gaya ng isang tunay na kaloob, ay libre. Halimbawa, sosorpresahin ka ng iyong matalik na kaibigan, o kung may asawa ka na o nanay mo, kamag-anak, na isang mamahaling regalo. At ipagpalagay na natin na ang tugon mo ay dali-dali kang kukuha ng 200 piso mula sa yung wallet para makatulong sa ipinambili nito. Di ba napakalaking insulto? Kailangan malaya mong tanggapin ang kaloob sa'yo. Kapag binayaran mo ito, kahit na 1 sentimo, hindi na to regalo. Ganon din naman sa buhay na walang hanggan. Mas nilinaw ito kapag naintindihan natin kung anong sinasabi ng Biblia tungkol sa tao. Ang tao ay makasalanan. Sinasabi ng Biblia na sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kapag iniisip natin ang kasalanan, kadalasan iniisip natin ay ang pagnanakaw, pagpatay, pakikiapid at iba pa. Pero sinasabi sa atin ng Biblia na ang kasalanan ay anumang hindi kalugod-lugod sa Diyos o paglabag sa kanyang mga utos. Anumang ginagawa nating hindi nararapat gaya ng pagkagalit o pangungupit, ang mga ito'y kasalanang nagagawa. Anumang dapat nating gawin na hindi natin nagawa, gaya ng hindi pagdarasal o hindi pagbabasa ng Biblia o hindi pagmamahal ng tunay sa ating kapitbahay, ang mga ito'y kasalanang hindi paggawa. Ang kasalanan ay hindi sa gawa lamang kundi sa salita rin at sa isip, gaya ng pagsisinungaling, pagmumura, malaswang pagnanasa, kayabangan o pagkamuhi. Sinasabi ng Biblia na lahat ng mga ito ay kasalanan. Ipagpalagay natin ang isang tao ay nakakagawa ng 10 kasalanan sa isang araw. O kahit 5 na lang. O sige, pagpalagay natin 3 na lang. Aba, para na siyang anghel niyan. Isipin mo kung hindi lalabis sa 3 beses siya nakapag-isip ng hindi maganda sa kapwa niya o nagalit o hindi nakagawa ng dapat niyang gawin sa Diyos at sa tao, aba, eh napakabuti niya ng tao, hindi ba? Pero, kahit ganito siya kabuti, magkakaroon pa rin siya ng mahigit na 1,000 kasalanan
sa loob na isang taon. Kung mabubuhay siya hanggang sa 70 taon, magkakaroon siya ng mga 70,000 kasalanan sa kanyang talaan sa mga utos ng Diyos. Isipin mo kung anong mangyayari sa isang tao na paulit-ulit na nagkakasala sa isang korte na may 70,000 kasalanan sa kanyang talaan. Sinasabi ng Biblia na kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang isang perpektong Diyos sa isang perpektong langit ay humihingi ng ang lahat ay maging perpekto rin. Kaya ang tao ay hindi makapagliligtas sa kanyang sarili. Kung sakaling kunyari ikaw magluluto, no? Magluluto ka ng torta na merong 5 sariwang itlog, tapos nahaluan mo ng isang bugok, eh hindi mo ito maihahain sa iyong mga kaibigan at aasahan mong magiging katanggap-tanggap, hindi ba? Ganon din naman, hindi natin maihahain ang ating mga buhay sa Diyos ng maraming matatawag nating mabubuting gawa. Ngunit puno rin naman ng mga gawa at isip na marumi at asahan natin ito'y magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumabag sa isa, ay para na rin lumabag sa lahat. Kung gusto nating makapunta sa langit sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, ang dapat nating gawin ay maging sakdal. Ang pamantayan ng Diyos ay buong pagsunod sa Kanya sa lahat ng panahon. Walang sino man sa atin ang nakakagawa nito. Sinabi ng Diyos, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Nakita mo ba kung bakit imposible para sa iyo o sa akin o kanino man na magligtas ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsisimba linggo-linggo o hindi paggawa ng kasalanan o pagiging mabuting tao o kaya hindi pag-aagrabyado ng ibang tao? Oo nga, no? Lalo itong titingkad kapag tiningnan natin kung anong sinasabi ng Biblia tungkol sa Diyos. Ang Diyos ay mahabagin. Kaya ayaw niya tayong parusahan. Sinasabi nga ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig. Pero ang Biblia rin ito na nagsasabi sa ating ang Diyos ay pag-ibig, ay nagsasabi rin sa atin na ang Diyos ay makatarungan. Kaya dapat niyang parusahan ng ating mga kasalanan. Sinasabi ng Biblia, ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan. Kunwari, magnakaw ako sa bangko ng 5,000,000 piso, meron palang nakatagong kamera na nakakuha sa aking ginawa at may mga nagtatrabaho sa bangkong yon na nakakita sa akin. Nakilala nila ako at itinuro nila na ako nga ang nagnakaw. Kung ako kaya ay dinala sa harap ng hukom, ang ebidensya ay hindi mapapasubalian. Kaya ang sasabihin ko, nagkasala po ako, mahal na hukom. Kunwari naman, sabihin ko sa kanya, mahal na hukom, ikinalulungkot ko po na ninakawan ko ang bangko. Naibalik ko naman po yung pera at wala namang nasaktan . Pinapangako ko po na hindi na ako magnanakaw sa bangkong yon kung papalayain niyo ako. Magiging makatarungan ba naman ang hukom kung pakakawalan niya ako? Di ba hindi? Mayroong pamantayan ng hustisya na dapat masunod. Kung palalayain niya ako, wala nang bangkong ligtas sa bayang ito. Kung ang hukom na isang tao ay dapat magparusa sa lumabag sa batas dahil sa hustisya, gaano pa kaya ang isang Diyos na makatarungan at banal?
Kaya sinasabi ng Biblia na hindi niya hahayaang hindi maparusahan ang may kasalanan. Kaya may problema. Ang Diyos ay mahabagin. Kaya ayaw niya tayong parusahan sana, pero siya rin ay makatarungan. Kaya dapat niyang parusahan ang kasalanan. Nilutas ng Diyos ang problemang ito sa pamamagitan ni Jesucristo. Maling interesado kong malaman kung anong palagay mo tungkol kay Kristo. Sino ba siya sa pagkakaintindi mo? Siya yung anak ng Diyos, tsaka tagapagligtas natin. Tama yung sinabi mo. Pero si Jesucristo ay hindi lamang anak ng Diyos at tagapagligtas. Siya rin ay ang walang hanggang Diyos na nagkatawang tao. Sinasabi ng Biblia, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita natin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Nang makita ni Tomas, isa sa mga tagasunod niya, na si Jesus ay pagkatapos na mamatay ay nagbumangon mula sa libingan, siya'y napasigaw, "Panginoon ko at Diyos ko." Bakit naparito si Jesucristo sa lupa? Anong ginawa niya? Namatay siya sa krus at nabuhay na muli upang tayo'y tubusin sa ating mga kasalanan at bigyan ng karapatang makapasok sa langit na inaalok niya bilang isang kaloob. Pagpalagay nating itong aklat na nasa kaliwang kamay ko ay ang kasaysayan ng aking buhay. Ang bawat pahinang naglalaman dito ay naglalaman ng aking mga kasalanan sa bawat araw, bawat salitang aking binigkas, bawat isipang dumaan sa akin, bawat ginawa ko. Sinasabi sa Biblia na isang araw, ang mga aklat na ito ay bubuksan at ang lahat patungkol sa ating buhay ay mabubunyag. Natitiyak ko ang isang bagay. Kung ang sino man ay hahatulan ayon sa mga bagay na nakatala sa aklat ng kanyang buhay, siya ay mapaparusahan. Natitiyak ko na ito ay totoo rin sa aking buhay. Heto ngayon ang problema, ang aking kasalanan. Iniibig ako ng Diyos, pero namumuhi siya sa aking mga kasalanan at dapat niya itong parusahan. Para malutas ang problemang ito, ipinadala niya ang kanyang minamahal na anak sa mundo. Sinasabi ng kasulatan, tayong lahat ay parang mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat na tumanggap. Ang lahat ng aking mga kasalanang kinamumuhian ng Diyos ay ipinataw sa kanyang minamahal na anak. Dinala ni Kristo sa kanyang katawan sa krus ang ating kasalanan. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa loob ng 3 araw. Pero bumangon siya mula sa mga patay at pumunta sa langit para ipaghanda tayo ng lugar doon. May nabasa akong labis na nagpamangha sa akin. Ito ay, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo dapat ang tumanggap. Siya ay binubog at pinahirapan. Sa krus, tiniis ni Jesus ang buong puot ng Diyos. Ang walang hanggang puot ng Diyos. Sa wakas, nang lahat ng kasalanan ay nabayaran na, sinabi ni Jesus, naganap na. Ito ay isang magandang salita sa original na teksto,
Ito yung tetelestay. Isang salitang pangkomersyo na nangangahulugang bayad na. Ang utang ay nabayaran na. Sinasabi ng Biblia, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas tayo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Anong kahulugan ng biyaya? Minsan, ay may nagbigay ng ganitong kahulugan. Kayamanan ng Diyos, kapalit ng paghihirap ni Kristo. Ang kayamanan ng Diyos, kapatawaran, langit, buhay na walang hanggan, kapayapaan, kasiyahan at pag-ibig ng Diyos. Kapalit ng paghihirap ni Kristo. Ang paghihirap, isang koronang tinik, ang pagtuya, pagpalo, pagpako sa krus, pagsibat sa kanyang tagiliran. Ang puot ng Diyos at impyerno mismo, binayarang lahat ni Jesus. Utang ko sa kanya ang lahat. Inaalok niya sa atin ang buhay na walang hanggan bilang kaloob sa pamamagitan ng biyaya. Sino ngayon ang makakatanggap sa kaloob na ito? Lahat ba tayo'y makatatanggap ng regalong ito? Hindi lahat. Ang sabi ni Jesus, kakaunti ang nakakasumpong ng daan patungo sa buhay at marami ang patungo sa kapahamakan. Paano natin matatanggap ang kaloob na ito? Ang kaloob na ito ay matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang susing nagbubukas sa pinto ng kalangitan. Maaring mayroong kang lalagyan ng susi katulad nito. Maaring magkakamuka ang mga susi. Pero kung pupunta ka sa aking bahay at susubukan ang lahat ng mga ito, maliban sa tamang susi, hindi mabubuksan ang alinman dito ang pintuan. Hindi mahalaga kung gaano karugdob ang iyong paniniwala. Hindi nito mabubuksan ang pinto. Ang katotohanan ay ang tamang susi lamang ang makapagbubukas ng pinto. Ang tamang susi sa langit ay tinatawag na pananampalataya. Pananampalatayang nakapagliligtas. Walang ano pa mang bagay sa mundong ito ang makapagbubukas ng pinto, gaano man karugdob sa paniniwala, maliban sa pananampalatayang nakapagliligtas. Ano ba yung pananampalatayang nakapagliligtas? Pero bago ko sabihin sa iyo kung ano ang pananampalatayang nakapagliligtas, hayaan mong ibahagi ko sa iyo kung anong maling pagkahulugan nito. Ang pananampalataya ay hindi yung paniniwalang sa isip lamang para sa mga katotohanan sa kasaysayan. May mga taong naniniwala kay Jesucristo tulad ng paniniwala nila kay Andres Bonifacio o kay Ninoy Aquino. Naniniwala silang siya'y talagang nabuhay. Siya'y tunay na tao sa kasaysayan pero hindi sila nagtitiwala sa kanya para gumawa ng anuman para sa kanila ngayon. Sinasabi ng Biblia na ang Diablo ay naniniwala sa Diyos. Alam mo ba yun? Sinasabi ng Biblia, sumasampalataya ka sa iisang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Kaya, ang paniniwalang mayroong Diyos ay hindi siyang ibig sabihin ng Biblia sa pananampalataya na nakapagliligtas. Ang mga demonyo pumasok sa lalaking gadareno ay nagsabi, "Anong pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi sa panahon?" Maging ang mga demonyo ay naniniwalang Diyos si Kristo. Eh, pero siyempre, hindi naman sila ligtas, diba? Hayaan mong ibahagi ko sa iyo kung paanong napagkamalan ng isang tao ang pananampalatayang nakapagliligtas. Kapag nagtiwala ka sa Panginoon,
para sa pera, matatawag mo itong pananampalataya para sa pananalapi. Maaring nagdasal ka at nagtiwala sa Panginoon para ingatan ng iyong pamilya, matatawag mo itong pananampalataya para sa pamilya. Maaring nagdasal ka at nagtiwala sa Panginoon para ingatan ng iyong paglalakbay. Matatawag mo itong pananampalataya para sa paglalakbay. Lahat ang mga ito ay pansamantala lamang. Kapag natugunan na ang iyong pangangailangan sa pera, eh hindi mo na kailangan magtiwala sa Panginoon. Kung nakarating ka na ng maluwalhati sa iyong patutunguhan, hindi mo na kailangan magtiwala sa Panginoon para sa iyong paglalakbay. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas. Ang lahat ay pansamantala lamang. Marami akong kilalang tao na nagtitiwala sa Panginoon para sa mga pansamantalang bagay. Pero ang pananampalatayang nakapagliligtas ay pagtitiwala kay Kristo para iligtas ka sa walang hanggan. Sinasabi ng Biblia, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at iyong sambahayan. Naniniwala ka ba na kaya akong suportahan ng upuang ito? Oh. Ako rin naniniwala, pero hindi pa niya ako sinusuportahan sa ngayon. Dahil sa isang klarong dahilan, hindi pa ako nakaupo rito. O para maging klaro ang punto ko, itong silang inupuan ko ngayon, kunyari itong kumakatawan sa pananampalataya ko sa sarili ko at sa sarili kong mga gawa para makapasok ng langit. At itong silang ito naman, ang kumakatawan kay Jesucristo na siyang daan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa loob ng maraming taon, sa mahabang panahon, naniniwala ako na ang sarili kong mga gawa, ang aking sarili, ang daan para makapasok ako ng langit. Yun ang pinaniniwalaan ko, yun ang hinihingan ko ng suporta. Pero wala akong buhay na walang hanggan dahil hindi ako humihingi ng suporta, hindi ako nananampalataya kay Jesucristo. Pero magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan kung ililipat ko ang aking tiwala kay Jesucristo at hindi na sa mga sarili kong gawa. Naalala mo yung sagot mo kanina nung tinanong kita kung sakaling tatanungin ka ng Diyos kung bakit kanya papapasukin sa kanyang langit? Ang sabi mo, kung magsisimba ka linggo-linggo at saka kung hindi ka mga agrabyado ng ibang tao, kung maging mabuti kang tao, hindi ka gagawa ng kasalanan. Di ba yun ang sagot mo? Okay. Sinong tinutukoy mo doon na pinaniniwalaan mong magliligtas sa'yo para makapasok ka ng langit? Ako. Sarili mo, hindi ba? Pero, kung ang paniniwalaan mo ay si Jesucristo, doon ka lang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun lang yung dapat mong gawin? Paano naman yung mga mabubuti kong ginawa? Merong isang presidente ng isang kilalang unibersidad na nagsabi na tinanggap niya ang buhay na walang hanggan mula kay Jesucristo mula nung kanyang kabataan. At ang buhay niya pagkatapos nun ay naging pahabol o kaya ay parang PS na parang nagsasabing, "Salamat Panginoon sa ginawa mo sa akin noon." Kumbaga, ang mabuting pamumuhay bilang isang Kristiyano ay isang pasasalamat dahil sa kanyang ginawa para sa atin. Ang pananampalataya ay kamay ng isang pulubing tumanggap ng kaloob mula sa hari. 7 taon ang nakakalipas nang ang pulubing ito ay nag-unat ng kanyang kamay, ng kanyang hindi karapat-dapat na kamay, para tanggapin ang kaloob na buhay na walang hanggan. Hindi ako karapat-dapat noon. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako karapat-dapat. Pero meron ako nito. Naging makabuluhan ba ito sa'yo, Mylene? Oo.
Katatapos mo lang marinig ang pinakadakilang kwento tungkol sa pinakadakilang alok mula sa isang pinakadakilang taong nabuhay dito sa mundong ito. Ang tanong sa iyo ng Diyos ngayon ay, nais mo bang tanggapin ang kaloob na buhay na walang hanggan? Oo. Hayaan mong linawin ko to sa'yo. Una, ilipat mo ang iyong pagtitiwala buhat sa iyong ginagawa tungo sa ginawa ni Hesukristo para sa'yo doon sa krus. Handa mo bang ilipat ang iyong pagtitiwala buhat sa pagsisimba linggo-linggo at paggagawa ng mabuti tungo kay Hesukristo? Ikalawa, tanggapin mo ang nabuhay na muli at buhay na Kristo. Namatay si Hesukristo, ngunit sa ikatlong araw, siya'y nabuhay na muli. Siya ay buhay. Handa ka bang tanggapin ang buhay na Kristo sa iyong buhay? Tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas. Sinasabi sa Biblia, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkakasalo kaming kakain. Gusto mo bang hilingin ngayon si Kristo na pumasok sa iyong puso bilang iyong tagapagligtas? Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon. Nais ni Kristong sundin mo ang kanyang mga utos. Handa ka bang isuko ang iyong buhay bilang pasasalamat sa buhay na walang hanggan na kaloob niya sa iyo? Panglima, kailangan mo magsisi. Ito'y nangangahulugan ng pagtalikod sa mga dati mong ginagawa na hindi ka lugod-lugod sa kanya. Ito rin ay nangangahulugang susunod ka sa kanya habang ipinapakita niya sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita ang kanyang kalooban. Handa ka bang magsisi sa iyong mga kasalanan at magsikap na paglingkuran siya mula ngayon? Oo. Kung ito talaga ang nais mo, pwede kitang samahan sa isang panalangin. Pwedeng akong mauna tapos susunod ka kung ito talaga ang laman ng puso mo. Pero bago yan, bali, ipagdadasal muna kita. Tapos na susunod, susundan mo ako doon sa panalangin. Okay? Sige, panalangin tayo. Panginoon, pinapanalangin ko po si Mylene. Tulungan mo po siya, Panginoon, na maunawaan ng lubusan itong mga ina-explain ko sa kanya tungkol sa kung paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo po siya na maalala kung ano yung mga bagay na dapat niyang pagsisihan at talikuran. Tulungan niyo rin po siya, Panginoon, na magkaroon ng buong pananampalataya sa kung anong ginawa ni Hesukristo at kung ano pa po ang pwede niyong gawin para sa kanyang buhay. Sumunod ka sa akin, ha? Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo. Ako po ay nagsisisi sa aking mga kasalanan. Ako po ay nagsisisi sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po. Inaamin ko po. Na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Para makapasok sa kalangitan. Para makapasok sa kalangitan. Maraming salamat po, Jesus. Maraming salamat po, Jesus. Dahil sa iyong ginawa. Dahil sa iyong ginawa. Kung ako'y mananampalataya sa iyo. Kung ako ay mananampalataya sa iyo. Ako'y bibigyan mo. Ako'y bibigyan mo. Ng buhay na walang hanggan. Ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat. Maraming salamat. Sa iyong pagpapatawad sa aking mga kasalanan. Sa iyong pagpapatawad sa aking mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Na dahil sa ginawa ng inyong anak. Na dahil sa ginawa ng inyong anak. Ako po ay pwede nang pumasok sa langit. Ako po ay pwede nang pumasok sa langit. Kung sakaling ako'y babawian niyo ng buhay ngayon. Kung sakaling ako ay babawian niyo ng buhay ngayon. Ay, papanalangin kita ulit, ha. Panginoon, hinihiling ko po sa pangalan ni Jesus na bigyan niyo po ng katiyakan si Mylene sa kanyang pananampalataya ngayon. Tulungan mo po siya na huwag makalimutan
na ang buhay na walang hanggan ay manggagaling lamang kay Kristo at ni sa kanyang mga gawa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong basahin mo kung anong sinasabi dito sa Biblia tungkol sa iyong ginawa ngayon. Ito, basahin mo. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Okay. Kung sumasampalataya ka dyan sa binasa mo, ano ang meron ka ngayon? Buhay na walang hanggan. May rin gusto kong itanong sa iyo ulit, kung sakaling mamatay ka ngayon, nakatitiyak ka ba na papasok ka ng langit? Oo. Gusto kong itanong sa iyo ulit, kung sakaling ano't ano man ang mangyari at bawian ka ng buhay at humarap ka na sa Panginoon ngayon, tatanungin ka niya kung bakit ka papasok sa langit. Anong isasagot mo? Dahil tinanggap ko na si Kristo sa aking puso. Mylene, maligayang pagtanggap sa pamilya ng Diyos. Salamat. Ngayon ang iyong kaarawang espiritual. Ang babasahin ito ay para sa iyo. Tingnan natin ang pahinang ito. Ito ang tinatawag na sertipiko ng iyong kapanganakang espiritual. Gusto kong basahin sa ito. Pansinin mo ang bahaging ito. Bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yun ang nakalagay sa Roma chapter 10 verse 13. Dahil nalalaman kong ako'y nagkasala at kailangan ko ang Panginoong Hesukristo bilang aking tagapagligtas, ako ngayon ay tumatalikod sa aking mga kasalanan at nagtitiwala kay Jesus para sa aking buhay na walang hanggan. Hinihingi ko kay Hesukristo na ako'y patawarin at iligtas niya sa kapangyarihan ng kasalanan at bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Ibinibigay ko ngayon ang pangunguna sa aking buhay kay Hesukristo. Buhat sa oras na ito, hanggat binibigyan niya ako ng kalakasan, sisikapin kong maglingkod at sumunod sa kanya sa lahat ng bahagi ng aking buhay. Ito ba ang tugon mo ngayon? Ang dahilan kung bakit may pahinang tulad nito ay para kung magkakaroon ng katanungan tungkol sa ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Mabubuksan mo ang pahinang ito at mababalikan mo kung anong naging tugon mo sa ngayon sa Ebanghelyo. Katunayan, mayroong bahagi rito kung saan ka pipirma para maipakita mo ang ginawa mong pagkakatiwala. Pipirma rin ako syempre bilang isang saksi. Bilang isang sanggol, kailangan mong lumagong espiritual. Ang Biblia ay tunay na pagkain ng kaluluwa. Habang binabasa natin to, palalakasin at tinutulungan tayo nitong lumagong espiritual. Iminumungkahi kong magsimula kang magbasa ng isang kapitulo bawat araw sa Ebanghelyo ayon kay Juan sa Bagong Tipan. Makukumpleto natin ang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng paglalaan ng oras bawat araw para sa panalangin o pakikipag-usap sa Diyos. Palaging sumamba sa isang iglesyang nagtuturo ng Biblia. Kung naghahanap ka ng masisimbahan, gusto kitang anyayahan sa aming iglesia. Sumama ka rin sa ibang mga Kristiyano na makatutulong sa iyong paglago sa iyong pananampalataya. Magpatotoo ka sa pamamagitan ng pagsasabi sa iba kung ano ang ginawa sa iyo ni Jesus.